Ito na nga ang latest, Bandera Chica. Ilang linggo pa lamang ang nakararaan mula nang aminin ng Queen of All Media na si Chris Aquino ang tunay na relasyon nila ni Batangas Vice Governor Mark Leviste. Sinabi ni Chris sa kanyang Instagram post, dalawang buwan na ngayon ang nakararaan, na hindi niya inaasahan na may in love siya kay Mark. Bigla na lamang daw dumating ang araw na na-develop na siya sa kanyang kaibigan. Ngunit kagabi nga ibinandera ni Chris na nakipaghiwalay na siya sa Vice Governor bago ito umuwi sa Pilipinas. Sabi ng TV host actress, hindi raw talaga uubra sa kanila ang LDR o long distance relationship. Sabi ng nanay ni na Joshua at Bimby, dahil sa kasalukuyan niyang kondisyon ngayon, mukhang hindi talaga mag-work ang relasyon nila ng politiko. Lalo pa't may mga obligasyon at responsibility pa ito sa mga taga Batangas. Nito lamang June 16 ay isinapubliko rin ni Mark ang relasyon nila ni Chris habang sila ay magkasama sa Los Angeles, California para bantayan at alagaan ang aktres. Tumagal ng ilang linggo ang pagbabakasyon ni Mark sa Amerika para na rin magkaroon sila ni Chris ng sapat na panahon para sa isa't isa. Ngunit hindi nga ito naging sapat para ipagpatuloy ang kanilang nasimulang relasyon. Sabi pa ni Chris, hindi man nagkaroon ng happy ever after ang kanilang love story, marami naman daw siyang natutunan sa maikling panahon ng kanilang pagmamahalan at kahit paano ay naranasan niya muli ang magic ng mga katagang once upon a time. Todo naman ang pagpapasalamat ni Chris sa kanyang ex-boyfriend dahil napasaya siya nito kahit sa sandaling panahon lamang. At hinding-hindi raw niya makakalimutan ang pagmamahal at pag-aalagang ginawa nito sa kanya pati na sa dalawang anak niyang sina Bimby at Joshua. Samantala, nag-post naman si Mark Leviste sa Instagram ng isang Bible verse na pinaniniwala ang patungkol sa paghihiwalay nila ni Chris. Naniniwala siya sa kasabihang, "Love is patient and love is kind." Kasalukuyan pa rin nasa US si Chris para sa tuloy-tuloy na pagpapagamot ng kanyang autoimmune diseases. Aniya, matatagalan pa raw siya roon upang mabantayang mabuti ng mga doktor ang kanyang health condition. At yan ang Bandera Chica natin today.